Ano yung naging problema? Bakit po kayo umalis? Yung mga ano po, yung pinsan ko po, yung tsahin ko po, binubugbog po kasi ako. Kung saan po ako tamaan, yung sensi pong malaki, kung saan sa paluin. Ganun na nga po ang ano sa akin, parang hindi ka mag-anak. Yung trato po nila. Parang hindi po ka mag-anak po talaga. Kaya nga po, maga po ako nakapag-asawa, 14 anyos. Kasi po, hindi ko na po kinayanan. Saan po kayo makakita ang kamag-anak, sinasakal ka, tapos gaganong ka, tapos ko pasin. Iba yung kwento ng ganyan eh, no, Tay? Yung iba, kinagamit yung mga bata para manghingi po sa ganyan. Te, pa-uwi na kayo? May bahay kayo dito? Ano, nakikitira kayo? Sige, salamat ah. Saan sila dito? Saan kayo dito? Sa may ano po, sa may iglesia pa tapat. Tapat yung iglesia? Sige. Thank you. Tapat na yung iglesia. Tingnan yeah. Niyo ko, Teglan. Sama-sama po yung anak po nila. Tige, isa po silang anak, yung isa nakapayong. Ibig sabihin, hindi sila nag-aaral. Ano? Di. Yeah. Ano? Ilan kaya ang anak niya nakaano to? Tanong mo ilang anak yung nandyan niya nakaano. Tay! Ilan yung anak mong nandyan? Isa lang. Isa lang? Kakaisa doon. Dito ya. Saan yung iglesia kaya dito? Sa baba? Dito? Kanan? Hindi, tayo natin doon. Para maalaan natin. Kasi dito may hindi ko alam kung meron dyan eh. Marami pong ganitong kwento ng buhay na nadadaanan natin. Pero ito, ano eh, na nakukuha yung attention natin, yung bata. Oh. Dalawa po silang ano, mag-asawa, tigisa po silang dalang bata. Ang hirap, ano. Grabe ka na. Ngayon yung isang, ay, Diyos ko, ang init-init eh, no? Tara, baba tayo. Kumusayin natin, Tay? Dito tayo ngayon, Katekram, sa San Roque, Bulacan. Mag-ano sana kami, Katekram, eh. Magdadalawa kami ng dishwashing liquid. Nadaanan nun natin to. Hello po. Ah, sila pa. Ah, laki po pala ng bahay nyo. Ah, sa likod. Hindi ho, gusto lang namin bumili ng ano, kalakal nyo. Ano pong pangalan nyo, Nay? Si Ate Nika. Tayo pangalan nyo? Feedrink po. Parang kabata nung asawa nyo pala, no? Magka-30 lang po ako sa Feedrink. Dating may asawa rin. Isa po sa website. Pag nalaman ko. Hi. Hello po. Good morning po. Then nadaanan lang po namin sila. Eh, gusto ko lang kumustahin yung mga bata. Pangalan po nyo, Tita? Dolor. Si Tita Dolor. Eh, kala ko bahay po nila to. Doon sa likod. Ando sa likod yung kanila. Kumusta po sila, Tita okay Dolor? Okay naman. Kaso, kasama tong dalawang bata. Hindi po ba nag-aaral yung dalawang bata? Hindi na lang
Tapos po kami sa hindi nga ano eh, hindi na pasok. Muna sila sa ano. Paano, Tita Dolor? Hindi po... Kuno sila sa budget. Wala silang pang pambili ng gamit. Dami. Kalakan nga lang. Nakabenta na ng pambigas. Pangulam yun lang. Sapat na. Kamukha nga ngayon na yan. Kamustahin ko lang ho sila, Tita. Ayan nga. Ano nga. Yan. Nangangalakal sila. Ay, ikaw mo lumapit sa akin na ako naman nga eh kailangan ko din ng kamukha din eh. Yan. Dalawang kwarto nga din yan. Yeah. Kulang din sa ano. Malaki na ang bahay pero malaki na. Ito, sa inyo din o to, Tita Dolor? Sa amin yan, no. Ah, ito, lupa niyo po yung ano. Ah, ay, madam. Oo. Thank you. Madam pala yung kausap ko. Hindi. Kailan pa upa sila sa inyo? Pumunta na nung isang taon yan eh. Yeah. Tapos, nung umalis sila, three months. Tapos nakiusap, bumalik ulit. Ayan, bumalik ulit. Kinabalik ko naman. Ah, okay. Pero hindi ko naman sila pinalis. Eh, sabi ko nga sa kanila eh. Siyempre, sa kalagayan nila na hawakan. Kilala niyo sila? Hindi naman. Meron lang nagdala dito. Ah. May nagdala dito. Baka naman share ko na ma-TV pa rin eh. Hindi po, sa ano po kami? Sa GMA 7 o kami? Ah, sa 7 kayo. Opo. Tanong ko lang o Tita Dolor, ba't niyo sila tinutulungan? Abi, siyempre sa kalagayan nila, di ba? Hindi ka na nakakaawa din naman. Pumunta naman silang tao rito, siyempre. Mausan naman sila, wala naman silang ginagawang ano. Yeah. Ayan. Naano nga ako dyan sa mga bata. Sabi ko nga, kahit ka ako tigisang uniform lang, ibilin nyo. At may pasok din rin, may malapit na eskwela dito. Kumusta ho sila, Tita Dolor? Kumusta sila bilang kasama ho dito? Okay naman sila. Wala namang problema. Okay, thank you po, Tita Dolor. Kumustahin ko lang ho sila. Sige. Usapin ko lang. Nadaanan ho natin sila ka Tekram doon sa San Roque. Ay, sa may bago papasok ho sa doon sa Cruz na nadaan. Nakita ko lang ho yung mga bata. Ba't ho sama-sama niyo yung mga bata? Eh, wala kasing kasama dito. Nangangalakal lang po kami. Nangangalakal lang kami. Sinama niyo na lang. Baka ano pong mangyari sa kanila dyan? Eh, sa pagkain po. Kasi naman kayong maiwanan namin. Kaya nga, sinama na lang kami araw-araw. Para kung may makain kami, makakain yung mga bata. Baka pwede ho tayong ano. Pwede ko makakita yung ano niyo, rinirentahan niyo. Saan po yung ano niyo? Dito. Ingay, ano? Gusto ko kasi di ate na pinaano ko nga dito. Ito, ano dito? Kwarto dito eh. Kaya nagustuhan nila dito. Ito lang nila. Ito po yung ano nila. Ayan ang kwarto nila. Po. Sabi nga nila, ano lang naman, yung meron lang silang tinutuluyan na matutulugan. Buti ko sa lansangan nung sila na paano, di ba? Tagal-tagal sa lansangan. Kaya nga, natagal daw sila naglasangan bago sila pumunta rito. Yung mga 22 taon na sila. Thank you, Tita Dolor. Sa mga bata kasi, maulan, mainitan. Kahit maliit na tulugan. Kailangan na buhay namin, kalaban. Kaya ni Sir, makapasok na mga anak nyo. Kaya makapasok mga anak ko. May eskwela dyan, malapit lang. Sapat na may sapagan lang. Tita, kaya lang. Walang. No. Ay, kami gusto talaga makaaral yung mga bata. Wala. Ang naiintindihan ko naman, wala namang bayad yung tuition o ano man. Ang pang... Uniform, pangkain, merienda, gano'n. Ba't ko kayo umalis dito, tayo dati? Kasi gusto namin dito may nag-aalog sa aming trabaho. Naalis kami dito kasi sinubukan namin na isang buwan, wala rin nangyari kasi tapos rin pagkain. Kaya binalikan nyo sila, Tita Dolor. Oo.
susuporta ka na makaaral yung mga bata. Maganda nga kung matutulungan nyo sila at yung mga bata yung magkaroon ng magandang kinabukasan. Opo. Tito, pangalan nyo Tito? Hernando Veneracion. Thank you po sa ano ha, pagkupkup nyo sa kanila. Thank you po. Kung yung mga bata gusto rin mag-aral, una-una. Malayo pero meron dito sa Plumbyabas, walking distance. Kung meron kayong maitutulong, magandang talaga. Yeah, po. Hindi naman din nila kagustuhan yung kanilang kalagayan na yan. Ano ho sila eh? Ang ano dito, biktima yung mga bata rito. Yun nga lang, kung hindi matutulungan. Biktima ng... Bago kayo masaktan ha, walang... Talagang ang buhay ng tao gusto mo man na maging maganda ka, talagang pag-iing lang kapalaran mo hanggang doon ka lang baka itong mga batang to kung kapag-aral yan sila makagawi. Tama po kayo, gusto na talaga kami makapag-aral kaya sapat na talaga kita lumaraman pakaswerte na at aksidente na daanan niyo pala. Sila araw-araw ayan lumalabas at naghahanap buhay ng pang araw-araw nilang pang gastos. Thank you Tito sa ano sa concern sa pagmamalo sa mga bata. Babay po talaga sila kaya nga po kami bumalik dito. Itong mga bata ang epektado pag kumusta, kuya? Okay, ang pangalan? Injun po. Ilan taon ka na? Hindi niya po alam. Kala ko di mo alam eh. Kuya, pangalan? RJ po. Ilan taon ka na? Hindi ko pa alam eh. Hindi mo alam, bakit? Mag-ano na po siya, 7 po siya ngayon. Ngayon po sa October 5, grade 2. Dapat nga po grade 1 na siya. Okay. Mas matanda pala siya. Magkasunod lang po ito. Matanda. At parang mas matangkad yung bunso. Ito ay video. Pwede mo. Hindi, walang problema. Saan kayo nagkakilala ni tatay na? Ano po, sa Pulilan po. Pulilan. Doon po kami dati natutulog sa Lambang. Naguluhan ako. Hindi niya po pala anak yan. Ito po anak po namin. Bali po ito sa una kong asawa. Yung una ko po kasing asawa, kumunga po pinababayaan kami sa pagkain. Naawa po siya sa amin. Yun po yung kinikita niya, hinahati niya po sa amin. Bibigay siya sa amin ng pamukain. Hanggang sa naano rin po ako, syempre, yung ano niya, binibigay niya sa amin. Para kang pwede nga po yung upuan doon sa mga bata para makaupo po sila. Yan nga po. Kaya po nakiisama na po kami sa kanya kasi nabaitan po ako sa kanya. Upo kayo muna doon. Itatabi kayo. Bali po yung ano, nagsama na po kami. Nagkaroon kami ng anak. Ito nga po. Jun po. Bali, meron na pala kayong unang asawa. Ano mo mangyari? Ilan po anak niya doon? Ano po kasi pabaya eh. Wala po kami iniwan ng pagkain. Siya po pagkaano, tatlong araw bago umalis. Kaya po nung ano, pumunta po akong Pulilan, nakilala ko po siya. Ilan taon na kayo nag-asawa? Ano po? 14? 14. 14 ano. Bakit? Kasi po yung tsahing ko po kasi. Hindi naman po ako pinag-aral. Nakatapos naman siguro ako mga grade 3. Kaya lang, trabaho, aral, ganun. Hanggang sa binubugbog po ako, kaya pumalis ako na aga ako nag-asawa. Yeah po, yung mama at papa nyo, nasan sila? Yung tatay ko po patay na.
dalawang taon lang daw po ako patay na. Yung nanay ko po nasa Maynila, matanda na. Ilan po kayo magkakapatid? Ako lang po, namatay po isa. Nag-iisa na lang po ako. Tapos iniwan mo pa kagad yung mama at papa nyo. Kasi po ano eh, yung namatay po yung tatay ko eh, iniwan na po ako sa tiyahin ko. Kaya po yun, nung doon ako lumaki sa tiyahin ko, hindi man maayos ang pakayan sa akin dahil binubugbong nga po ako. Kaya iniwan ko po, nag-asawa po ako sa unitun po sa tatay nun. Hindi rin po maayos. Paano kayo napunta sa, ano, sa Lansangan? Yung mga kamag-anak nga po ako, hindi naman po mahinga ng tulong. Kaya ganyan lang po kami, hanap buhay namin kalakal. Hindi rin po siya makapaghanap buhay, mag-apoy pa niya. Saan tayo? Nakamagayon pa. Pag po, ano, pasmado siya. Yan, yung isa po maliit, kaya lang po siya. Ako nga, no. Pakita mo nga tayo sa... Sa ganun. Nung sumasakit to, hindi ko makalakad. Nahihirapan kasi itong... Nahihirapan no kayo maglakad? Nakakalakad po kayo. Nahihirapan lang pong maglakad. Nainigas to siya tapos masakit. Parang ugat niya, parang maggalit na galit. Kaya minsan humihinto kami sa malilim, palipas mo na sa sakit. Sa katabi lumakad. Ayaw naman talaga yung karitong ginagamit niya. Tulak-tulak naman talaga. May mga kwento na ho kaming ganyang nadadaanan. Kaya lang nagpapahinto sa akin talaga yung mga bata. Kasi parang yung kwento ng buhay pa ulit-ulit. Parang yun nga, dahil hindi pagsunod sa mga magulang ang napapasama tayo, di ba? Ganon. Kayo, di ba? Siyempre, si nanay naman, may kumali nga naman sa inyo, tita nyo eh. Anong naging problema sa tita nyo? Ano po? Hindi po kasi maayos ang ano, binubugbog po ako eh. Nang tita? Pag hiningan ko po ng ano, bigyan na kami halaga 100. Saan mo papunta? Okay, nung nawala ang papa nyo, kinuha po kayo ng tita nyo? Yan po kasi ang mga bilin daw po ng tatay ko. Pag namatay siya, sa kanya ako mapunta. Ngayon po, hindi naman po maayos ang pag-ano sa akin. Pinag-aaral nga ako, kaya lang pinaghahanap buhay. Parang hindi rin ako nag-aaral kasi minsan ako nakakapasok eh. Ilan taon po kayo nung kinuha ng tita nyo? Dalawang taon nga po. Baby pa lang kayo. Dalawang taon po. Sino nakasama ng mama nyo? Wala po. Bale po ang nanay ko rin, ang tirahan sa Maynila, kariton lang din. Wala po siya ng sariling bahay. Kaya po hindi po kami pumunta ron kasi kung saan-saan nandin siya. Parang umulit lang pala yung kwento ng buhay. Ang hirap nito kung maulit din no, sa kanila. Eh, no? Yan, gusto rin po lang makapag-aral yung mga anak namin. Kulang po eh. Mabalik po ako doon. 2 years napunta kayo kay tita. Tapos, yun nga, umalis ho kayo. Ilan taon ho kayong tumira sa kanila? Ano po? Bali, 12 po. Bali, 13 po kasi ko umalis dun eh. 13 anyos. Naggalagala na po ako. Nakilala ko po yung tatay niya. Ede, kinuha kayo ng tita. Nandun ho kayo, pinapaaral ho kayo. Pinapakain naman, siyempre. Ano yung naging problema? Bakit po kayo umalis? Yung mga ano po, yung pinsan ko po, yung tiyahin ko po, binubugbog po kasi ako. Kung saan po ako tamaan, yung sensi pong malaki, kung saan saan paluin. Hindi po talaga po. Baka kasi may problema din sa inyo, kaya ganun wala sila. Po. Ano po, bali, ganun na nga po ang ano sa akin, parang hindi ka mag-anak. Yung trato po nila. Parang hindi po kamag-anak po talaga. Kaya nga po, maga po ako nakapag-asawa, 14 anyos. Kasi po, hindi ko na po kinayanan. Hindi nyo kinayanan yung ginagawa sa inyo? Lumayas po ba kayo? Paano? Saan po kayo makakita ang kamag-anak? Sinasakal ka, Tops. Gaganon ka. Tapos ko, pasin. Paano pong ginaganon? Sinasakal po, tapos itataas ng ganon. Parang nga po, hindi po kamag-anak.
Tsahin ko naman po. Naanoan ko naman po na magbigay. Ganong halaga lang. Sinasandaan, 140. Hindi po kalakihan. Pero di ko na po kasi nakayanan. Kaya nga po ako nakapag-asawa ng maaga. Kaya naging ganito lang. 13 po kayo, iniwan nyo sila. Saan kayo napunta nun? Doon po sa tatay niya. Nakilala ko po kasing tatay niya. Sumama na po ako. Ah, nakilala niyo po yung papa ni... Nagkitinda po kasi yung papa niya. Nagkitinda ng mga pandisal. Sa gabi po, balot. Doon ko po nakilala tatay niya sa una kong asawa. Hindi naman po okay. Sa una lang po kami na okay. Tapos katagalan po na pinabayaan na rin po kami. Iniiwan kami. 3 araw, walang pagkain. Mabalik po ako sa pananakit. Parang ang hirap po kasi sasaktan kayo, wala kayong ginagawa. Wala po ba kayong ginagawang... Talaga pong ganun lang po trato nila sa akin. Ganun? Parang hindi nga po ka mag-anak. Tutusin nga lang po kung ano, meron po akong materan, ayaw lang po niya. Kinukuha po nung nanay ko. Kasi nga po, ganito nga po. Ayaw, kasi daw po may una na daw po akong asawa. Wala na daw po akong karapatan. Meron po akong materahan. Kung materahan, kaya lang po ayaw. Inangkin po. Kaya nagganyan-ganyan na lang po kami. 22 years, nasa labas lang po kami kung saan saan nagpupunta. Paridel, Pulilan, ganun. Yung sinakalo kayo, gusto kong malaman ano yung nangyari ho nun. Ba't po kayo sinakalo at pinaas? Di ko nga po alam kung ba't ang ganun nga po sila sa akin eh. Kasi po maayos naman po pag ano. Kasi pag bago ako pumasok sa eskwelahan, magtitinda pa ako ng mga Clorox. Sinala ko po. Titinda po ako ng mga Clorox, banana Q. Ganun po kami noon. Kaya alam po, di sa po maayos. Sa tingin nyo hindi naman, kumbaga... palasunod naman kayo sa mga gusto nilang ano, tumutulong kasi, kayo sa gawain ano. Opo, ako naman po yung naglilinis. Naranasan ko po yung magtinda ng mga Clorox, banana Q sa daan. Kaya lang po hindi po maayos yung pakikisama sa akin ng mga kamag-anak ko. Kasi nga po binubugbog nga po ako eh. Kaya nga po noon nakapag-isip ako na lumayas, nakilala ko po yung tatay niya. Nung nakilala ko po tatay niya, nakisama na ako. Hindi ko maintindihan. Ba't to sasakalin kahit bubuhatin kayo? Wala po ba kayong, baka nauwi kayong madaling araw? Ano? Wala po. Basta po, ganun lang po trato talaga nila sa akin. Parang hindi nila kami kamag-anak. Ganun kahit wala, nandun lang kayo. Baka sumusobra kayo sa pagkain. Hindi nga po, baka naman, yung mga pinsan ko, hindi po, yung mga pinsan ko nga po, masarap ang ulam. Kami, kung ano yung ulamin ng chain ko. Kaya rito, toyo lang. Hindi ako nakakatikim ng manok. Man. Kasi kung maganda naman pong buhay ko doon, hindi naman po ako alis. Kaya po talaga hindi ko lang po ano yung mga kamag-anak ko. Kung mapapanood nila to, anong gusto niyo sabihin sa kanila? Ngayon ko lang po nasabi yung mga ano, pagpasyensyahan nila ako. Kasi ngayon ko lang po kasi talaga nailabas yung mga ganyang ano nila sa akin eh. Bale po, nung una ko pong asawa, sa van lang po kami natutulog. Yung, ano ba yun, yung sasakyan. Wala rin po siyang sariling bahay. Nang papa niya? Paano kayo... Nagbuntis po ako doon sa panganay ko po. Doon po kami sa sasakyan natutulog. Ngayon po, nung wala na, nung nabubuhay pa yung biyanan ko sa una ko, natulungan naman po kami noon. Kaya alam po, hindi naman po matagal. Naiupa kami noon. Kasi mura pa po noon eh. Paano kayo nagkalabuan nung papa niya? Ano? Tapos napunta kay tatay? Ano po kasi, yung tatay niya po kasi pinababayaan po talaga kami. Isang 3 araw, walang pagkain. Napunta po kami ng Pulilan. Yung anak ko pa lang po yung panganay. Ngayon po, nung nakilala po namin siya, doon natutulog sila sa Lanbang. Siya po, sa Lanbang. May kapatid po siya doon sa Pulilan. Doon din po natutulog dati. Siyempre, nagkakausap. Sa lantangan din po yun. Nagkakausap po kami. Hanggang sa yung kinikita niya sa pangangalakal, hinahati niya sa amin. Kasi wala po kami yung pangkain. Siyempre po, nabaitan po ako sa kanya. Kaya nakisama po ako.
Ganun po nangyari. Hanggang sa nagkaroon po kami ng anak. Marami kami magkasamahan. Sila madalas kasi silang natutulungan. Eh kami talaga, sana mabigyan man tayo ng matulong kahit isang bisis lang para sa mga bata. Makatulungan ng maayos mga bata. Hindi ko talaga palang pasin sa tayong tulungan. Mamahalin natin kung sino tumulong sa atin. Yun ang pangharap namin. Kasi naawal ako sa mga bata na wala na nailitaan. Tutulak kami sa karsada. Tapos nilalagnat, sinisipon. Panginoon, sana matulungan kami. Kahit isang bisis lang. Mamahalin namin kung ano itutulong sa amin. Para lang sa mga bata, ang pagmag-aaral na maayos, may matutulungan. Yung isang bisis, may kilala kami, dito kami hinatid para sa babata makatulog na maayos, hindi maulan na mainitan ilan sa amin. Pero yung mga kasama ko, talagang marami natutulong sa kanila. Eh kami lang, hindi pa kami nakachimpo sa tutulak sa daan, may matulong sa amin. Talagang hindi na sila nakapag-aral tayo? Hindi pa nga. Kasi wala talaga kami sapat na nangyayon. Ang kita namin araw-araw, pambigas lang, pangulam. Oh. Yun lang. Kaya minsan kapos pa. Ano, wala po talaga. Wala talaga. Kailangan ko talaga ng pera para makuhaan sila kasi medyo malaki-laki ng maaan. Gusto mo mag-aral? Opo. Gusto mo talaga mag-aral? Si Kuya. Je! Okay, may tanong ako. Gusto mo mag-aral? Opo. Ba't gusto mo mag-aral? Parang hindi na sila mga lakal. Tsaka? Lang po. Gusto mong matuto? Hindi mo sinabi kay Mama at Papa gusto mong mag-aral? Sinabi mo kay Mama at Papa gusto mong mag-aral? Opo. Ano sabi nila? Sige. Sige lang. Awa na ako kay Papa. Ba't ka naawa kay Papa at Mama? Nalakad sila. Nalakad? Hindi ka ba napapagod sama-sama ka ni Mama at Papa mo pagkaano? Hindi po. Masaya ka lang. Ba't ka masaya? Nalakad lang kami. Araw-araw lumalabas kayong ganyan. Hindi ka napapagod? Hindi po. Hindi ka nainitan? Hindi. Hindi ka ba nagreklamo kay Mama at Papa? Papa, ang init. Hindi po. Nagreklamo nga po minsan yan. Pagod na daw po siya. Ba't gusto mong sama-sama sa Mama at Papa mo? Kasi mainit eh. Natakot ako sa bahay. Pero kung may nakabantay doon sa inyo sa bahay, hindi ka sasama? Hindi. Kasi mainit. Ikaw, Kuya. Gusto mo mag-aral? Hindi ko marinig. Gusto magsalita ka. Opo. Anong plano nyo nahitay sa mga anak nyo? Gusto namin makapag-aral sila. Para yan po talaga makapag-aral. Para hindi siya katulad sa amin nagtutulak sa karsada. Para mabigyan sila ng kabukasan. Yan lang sa amin talaga. Ilang pera lang sapat sa amin para makuha sila ng mga kailangan. Registro. Ano po silang ano eh? Ito lang po dito. Tagal na kasi. Ano pong may tutulong ko sa inyo, Tay? Eh, ang gusto ko sana. Para hindi ka. Panganap ko magkaroon ng tindahan. Tindahan? Ba't po tindahan? Para din na po kami nangangalakad. Kahit sa registro, ba na sa amin? Panganap ko. Tapos konting pera para sa basikaso ko lang yung mga anak ko sa pag-aaral. At makuhaan ng registro. Gustong-gusto ko po yung ganun. Hindi naman po kami nag-angad na malaking tulog. Kahit ko lang katulad yung mga anak ko sa amin, nagtutulak sa karsada. Yun lang talaga sa amin. Kasi may pagkataon pa sila na masinsus buhay yung laki nila kung tapos.
Kasi ang bata pa nila. Oh, oh bata. Tapos si tatay, 50. Ilan taon na kayo tayo? Mag-47 akong August 26 na to. Oh, ilan taon na lang. Halos ano na yung katawan ni tatay. Oh, nalakit na nga mga pa ako sa pagtutula pag-anak buhay para makakain na kami. May panggastos araw-araw. Kailangan hindi rin sapat sa amin. Bukasan, lakad naman kami. Para mapakabili naman pagkain. Yeah. Hirap talaga ang buhay namin. Tatanggapin namin kung may bigay ng pagkain, ulam. Tinatanggap namin. Binibigay rin naman po sa amin. Kung sasabi, bili pa kami. Pasensya na po kayo, pero tanggapin niyo itong aking munting ano sa inyo. Malaking bagay na rin sa amin. Bigas. Tapos, guys. Asan dishwashing mo? Ito. Ito, meron po tayong. Ito po yung pinagkakabalan ko ngayon eh. Nagdi-deliver lang po kami nito. Nakita ko kayo. I-try nyo ito. Maganda po yan, Tay. Dishwashing liquid. Oo po yan. Oo po. Kayo din na yun. Try nyo ito. Napakaganda po niya. Pagka ano kasi may nagkakaubusan yan sa market eh. Oh, may pasalubong ako sa inyo. Oh. Ah, yan. Ay, mamaya, ha? Oh, yan. Salamat po. Salamat. Salamat. Grocery yan na eh. Oh, may gatas pa kayo dyan. Oh. Salamat. Nagtututbrush pa kayo? Oo. Para ilang ipin. Parang hindi naman. Patingin ni Ben. Mag-toothbrush na kayo, ha. May toothbrush, may toothpaste dito. Ah, yan. Para may magamit kayo. Tsaka toothpaste. Yan, may mga sabon at shampoo dyan tayo. Okay. Yan, pagpasensya nyo na. Okay. Malaking bagay na sa amin para hindi na kami bubili. Tsaka, ano to, Katay Fram? Ano to? Bunga ng pagdi-dishwashing liquid natin, Katay Fram. Yes. Malaking bagay na rin sa amin. Malaking bagay na. Malaking bagay na sa amin. Pag-pray ko po yung ano, gustong tindahan ni nanay. Malay nyo. Sa anak ko. Ma-ano natin yung dishwashing liquid natin kagad. Pero no, ang ano dito, huwag po kayo magalit ha. Ang biktima dito yung mga bata. Yan talaga po. Yan, gusto mo talaga kung nakakaano sila sa pag-aaral. Kasi kawawa talaga sila. Gusto nyo talaga sila mag-aaral tayo? Malakad lang yung resources ng mga bata para magpag-aaral sila. Kasi wala na lang talaga kaya pag-gastos. Yun nga ka, Tegram, nakatutok tayo sa ano. Yung request ni nanay, kumbaga wala akong power na kuha na siya ng pwesto, ano ang kagat. Kumbaga, siyempre, meron tayong ano din, may mga scholar tayo, may mga iba tayong mga kayo po, Kategram, hindi ko to kasi linya yung parang mag-ask ng ano, yung kayo po, Kategram, kung nararamdaman nyo sa puso nyo, yung ano ni tatay, ni nanay sa mga anak, kahit hindi na nga sila eh, ang tinitignan ko kasi kada ano, basta may bata, batang concern, kahit po paano, hindi ko man maibigay yung best ko. Pero kumusta ko po sila. Pero sa mga ano po, dyan. Ang mga gusto pong magpapot po ng pagmamahal sa mga bata. Gusto niyo po. Kira mo, ano yan na? Kasi ano yun, kawawa yung mga bata. Pero sa tulong ng mga magulang, sana wag yung pangarap niyo sa mga anak niyo. Sa matupad. Yan lang talaga sa amin talaga. Huwag puro, ano, huwag puro dasal. Kailangan nun natin kumilos. Kailangan nun natin baguhin minsan yung pananaw at prinsipyo natin. Oo, yan talaga ang pangarap niya. Na mas makakabuti ko sa mga bata. Oo, sa mga bata lang talaga kung na, ano, para hindi sila makatulad sa amin. Tapos mo lang sila. Pagka ano tayo, dito lang naman nung kayo. Oo, dito na kami sa amin. Kung ano, ma-update na lang po namin kayo. Sige. Hintayin na lang namin. Thank you, Tay. Okay. Maraming salamat dito sa... May mag-deliver po kami ng dishwashing liquid. Dito. Ano sasabihin? Salamat. Salamat. Welcome.